matatag curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 1, Introduction to Computer. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang araw! Kumusta? Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong pamilya. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Kung oo, simulan na natin. Ang ating aralin ay tungkol sa Introduction to Computer. Mga bata, simulan na natin! Mga kasanayang pampagkatuto. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing device. Mga pamantayan sa pagganap. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng iba't ibang dokumento gamit ang computing device at productivity tools. Mga kasanayan, ang mga mag-aaral ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing devices. Mga layunin, natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito. Number 2, natatalakay ang basic computer operations. Narito ang ating ikalawang aralin, Introduction to Computer, mga bahagi ng computer system. Ang computer ay parang katawan ng tao. Upang mas madaling maintindihan ang mga bahagi ng computer system, ihahambing natin ito sa katawan ng tao. Ang pagkakaroon ng konkretong imahe ay makakatulong sa atin na mas maunawaan kung paano gumagana ang bawat bahagi ng computer at ang kanilang kahalagahan. Ang CPU, ang utak. Ang monitor, ang mata. Ang keyboard at mouse, ang mga kamay. At ang storage devices ay ang memorya. Keyboard. Nakakita na ba kayo ng keyboard o nakagamit na ba kayo ng keyboard? Marami sa inyo ang pamilyar na dito. Ang keyboard ay ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Ang mouse naman ay kumukontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer. PC camera. PC camera ay kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. CPU o microprocessor. CPU o microprocessor, ito ang utak ng computer. Ito ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nagkokontrol ng lahat ng gawain katulad ng utak ng tao. Ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin batay sa mga natanggap na impormasyon. Monitor. Ang monitor ang mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan, at video. Katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak.
Ang monitor ay nagpapakita ng visual na impormasyon mula sa CPU. Printer. Ginagamit ito upang maimprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. PC speaker. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. CD or DVD. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn o mag-save ng datos o impormasyon. Storage devices, memoria. Ang storage devices tulad ng hard drive at SSD ay ang memoria ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data. Katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman, ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento at iba pang impormasyon. Alam ba ninyo kung ano ang mga pangunahing bahagi ng isang computer? Bakit kaya mahalaga ang bawat bahagi ng computer? Narito ang basic parts of a computer. Tingnan nyo ang diagram nito. Kasama sa basic parts ng computer ay ang printer, monitor na nagsisilbing mata, CPU na nagsisilbing utak, speaker, keyboard at mouse na nagsisilbing kamay ng tao. Laging tatandaan ha! Isa-isahin natin ito. Ang monitor ang nagpapakita ng output. Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer. Narito ang ilang mahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. Number 1, pagpapakita ng mga larawan at text. Ang pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text at iba pang graphic na nilikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interfaces at iba pang mga elemento sa screen. Number 2, pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoodin ang mga video, pelikula at iba pang mga multimedia na nilalaman sa computer. Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro, nanonood ng video, o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Number 3 ay pagpapakita ng grafiko at animasyon. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na grafiko at animasyon. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing at gaming, kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay critical. Number 4, resolution at refresh rate. Ang mga teknikal na katangian ng monitor
tulad ng resolution at refresh rate ay nagtatakda ng kalidad ng output na ipinapakita nito. Ang mas mataas na resolution at refresh rate ay magre-resulta sa mas malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. Number 5, multiple monitor setups. Sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer. Ito ay nagbibigay ng mas malawak na workspace at nagpapadali sa multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga application at mga window. Ang CPU o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. Narito ang ilang mahalagang tungkulin ng CPU. Number 1, pag-execute ng mga instruksyon. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga instruksyon na ipinadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga komputasyon, pag-aaral at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Number 2, pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdagdag, pagbawas, pagpapalit at mga logic operations tulad ng mga kumparahan, paghahambing ng mga numero. Ito ang nagpapatakbo ng mga mathematical na kalkulasyon at logical na operasyon. Number 3, pamamahala ng input o output operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga operasyon ng input o output o I/O sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse at mga output devices tulad ng monitor at printer. Ito ang nagpapabago sa paglipat ng data sa pagitan ng memorya at mga peripheral device. Number 4, paghahanda ng data. Bago ang pagproseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit. Tulad ng mga register nito. Ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos sa computer. Narito ang mga pangunahing tungkulin ng bawat isa. Unahin natin ang keyboard. Ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero, simbolo at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng mga text, commands at iba pang mga datos sa computer. Ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri at ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-i-interpret ng mga ito bilang mga character o commands. Ang mga keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad,
tulad ng QWERTY, AZERTY o DVORAC. At maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang mga gawain. Halimbawa ng shortcut keys ay ang mga sumusunod: Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-V, Ctrl-S. Okay. Ang mouse naman ay isang input device na karaniwang binubuo ng isang body at isang mouse pointer or cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Ang mouse ay mayroon ding mga buttons, tulad ng left button, right button at scroll wheel, na maaaring gamitin para sa pag-click, pag-right-click at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Ang storage devices ay mga aparato o device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data at mga file sa isang computer system. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Number 1, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM o Random Access Memory, kung saan ang data ay nawawala kapag nawala ng kapangyarihan ang computer. Number 2, non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroong non-volatile memory na nangangahulugang ang mga datos na naka-imbak ay nananatiling nariyan kahit na mawala ng kapangyarihan ang device. Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagpreserba ng mga file at impormasyon. Number 3, iba't ibang uri ng storage devices. Mayroong iba't ibang uri ng storage devices, kabilang ang mga sumusunod. Una ay ang hard disk drives o HDD. Ito ang tradisyonal na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Number 2 ay ang solid state drives or SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik at mas matibay kaysa sa HDD. Number 3 ay ang flash drives. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa isa pang computer. Ika-apat ay ang cloud storage. Ito ay isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga file sa internet, na nagbibigay daan sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. Ikalima ay ang organisasyon at access sa impormasyon. Ang storage devices ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang mag-organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Number
Ang printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito ang ilang mahahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer. Number 1, pag-print ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay mag-print ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet, at iba pa. Number 2, iba't ibang uri ng printers. Mayroong iba't ibang uri ng printer na may kanya-kanyang mga katangian at paggamit. Una ay ang inkjet printers. Inkjet printers, ito ay mga printer na gumagamit ng mga liquid ink cartridges upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa mga personal na pangangailangan o sa maliit na opisina. Ikalawa ay ang laser printers. Ito ay mga printer na gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet printers at kadalasang ginagamit sa mga malalaking opisina o negosyo. Sumunod ay ang multifunction printers or MFP. Ito ay mga printer na may kakayahan din sa pag-scan, pag-copy, at pag-fax ng mga dokumento. Bukod sa pag-print, ito ay kadalasang all-in-one device na may mga pag-andar ng scanner, copier, at fax machine. 3D printers. Ito ay mga printer na may kakayahan sa pag-print ng mga tatlong-dimensional na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanupaktura, pagdisenyo at pagpapalabas ng mga prototipo o prototype. Number 3 ay ang paggamit sa mga larangan. Ang printer ay mahalagang bahagi ng mga larangang tulad ng edukasyon, negosyo, sining at industriya. Ito ay ginagamit para sa pag-print ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint at marami pang iba. Number 4, pagiging bahagi ng computer setup. Ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan, kung saan ang mga printer na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. At dito nagtatapos ang ating aralin. Pinabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa ating mga gawain. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam!